pulong sa Kamara ang isang panukalang batas laban sa pakikiapid sa kaparehong kasalian. Tinawag itong My Husband's Lover Bill, halaw sa patok na Kapuso Soap. Pero ang LGBT group na Ladlad, tutol dito, nakatutok si Sherry Ann Torres. Kung ang isang lalaking may asawa nagkaroon na relasyon sa ibang babae, maaari siyang kasuhan ng concubinage. Kung ang babae naman ang nagtaksil sa asawa, maaaring makasuhan ng adultery. Pero paano kung ang naging kalaguyo ay kapwa lalaki o kapwa babae? Sa ngayon, walang akmang provision sa revised penal code para sa pakikiapid sa parehong kasarian. Kaya nagharap si Albay Congressman Edsel Grex Lagman ng panukalang batas para sa mga sitwasyong ganito. Layo ng House Bill number 2352 na palawigin ng sakop ng revised penal code pagdating sa adultery. As the law stands right now, hindi po pinapunish, hindi po pinipenalize yung men having affairs with other men. Pero yung pain ng aggrieved spouse, ng isang aggrieved wife, is the same, maybe even more. Marriage is the foundation of family life. So the state should come in. Ang tawag ni Lagman sa kanyang panukala, My Husband's Lover Bill, halaw sa sikat na Kapuso Soap na My Husband's Lover, kung saan ang may asawang karakter ni Tom Rodriguez ay nakipagrelasyon sa kapwa lalaki na ginagampanan ni Dennis Trillo. Sa ilalim ng batas, 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkabilanggo ang parusa sa mga napapatunayang kasal na nakikiapid. Maliban sa laganap na teleserye ngayon ng GMA7 na My Husband's Lover, isa raw doon sa nagpamulat ng mata ni Albay Congressman Edsel Grex Lagman ay yung dumadaming bilang ng mga tao na kumukonsulta sa mga abogado na kagaya niya tungkol doon sa asawa na nakikipagrelasyon sa kaparehong kasarian o yung mga pumapasok sa same-sex relationship. Ang nagiging pangunahing tanong daw dito, ano ang gagawin nila sa isang asawa na sumira sa isang sagradong relasyon, kagaya ng kasal. Sabi ng grupong Ladlad, kasalanan talaga ang makipagrelasyon sa isang may asawa. Pero masyado ro itong marahas, kaya kukontrahin daw nila ang panukala. Kaya siya nag-asawa, yung kaso niya kasi kakaiba, inaasahan kasi ng lipunan na mag-aasawa siya. Mas maraming malungkot na bading na may asawa kung magiging batas ito. Si Bayan muna Congressman Nery Colmenares sang-ayon na dapat parusahan ang mga magtataksil sa asawa, babae man o lalaki, ang kanila naging karelasyon. Pero hindi naman para gawing isang krimen ang same-sex relationship. May mga relasyon na hindi na talaga pwedeng tumagal. That's why ang bill naman namin is nandyan lang naman sa batas ang annulment. Ang nakaka-access lang naman yan, ang mayayaman, di gawin na lang nating ma-access na rin ang mahihirap. Sherry Ann Torres, Nakatutok, 24 Oras.